bakit kailangan mo pa akong iwan at saktan ng ganito, Eleanor? What have I done to you para gawin mo sa akin ito? Halos mawasak ang puso ko dahil ramdam ko sakit na nararamdaman ni Blake. His voice crack at malayong-malayo sa Blake na madalas kong marinig na boses niya. I don't understand, naguguluhan ko sa ad. Naghintay ako sa kanya sa ospital. Naghintay ako sa bahay pero hindi siya dumating. Sinubukan ko siyang hanapin pero hindi ko siya makita. Hinihintay kita. Umasa ako na hahanapin mo pero hindi ka dumating. Bakit ang dali para sa'yo na iwan at saktan ako? Hinanap ko lang yung sarili ko, Eleanor. Gusto ko lang mag-isip pero bakit ganun kabilis sa'yo para iwan ako at bumalik ka rito? Naghintay ako sa'yo sa ospital. Sa bahay, sinubukan kitang hanapin, Blake. Pero hindi kita makita. Alam kong kalabisan na ang gusto kang makita at makausap. Pero sinubukan ko. Hinanap kita sa mga posibleng lugar na pwede mong puntahan. Pero hindi kita makita. Is that enough? Sapat ba yung ginawa mo para mahanap ako? Pagtatanong niya, hindi ako nakasagot sa kanya. Alam ko sinubukan ko siyang hanapin pero napuntahan ko nga ba lahat ng mga lugar na posible niyang puntahan? Sa kabila ng ginawa mo sa akin, I still love you. Kahit masakit na, kahit pagod na ako, kahit naubos na ako sa mga kasinungalingan mo pero kumapit ako. Mahal pa rin kita. Pero bakit hindi mo magawang mahalin ako pabalik as I do? Para mo na akong pinatay sa ginawa mo sa akin, Eleanor. Pero pinili kong mahalin ka pa rin. Pero bakit sa maikling panahon lang, sumuko ka agad na hanapin ako? Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Napayuko na lang ako at napalunok. Sapat nga ba ang panahon na iginawad ko para hanapin siya? O sadyang mabilis ko lang siyang sinukuan? Ang taong walang ginawa sa akin kung hindi ang piliin at mahalin ako ng paulit-ulit. Pero naghintay ako. Naghintay kami ng anak niya sa kanya. Umasa kaming babalikan niya kami pero hindi siya nagpakita. At sa nakalipas na 4 na buwan, ngayon lang siya nagpakita? Alam ko masyado ako naging mahina. Naging mahina ako sa taong nagmamahal sa akin. Hindi ka na nagpakita sa amin. Pagkatapos mo magbigay ng dugo kay Elias, ang akala ko, babalik ka pero hindi ka na bumalik, Blake. Umasa kami na anak mo at umasa si Elias na makikita ka na niya pero hindi ka lumitaw. Buong lakas kong sad sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. Nasasaktan ako habang pinapanood noon si Elias habang hinihintay si Blake. He's excited to see his daddy pero hindi siya dumating. Kasalanan ko rin naman dahil masyado kong umasa na sa kabila ng mga nagawa ko sa kanya. Umasa akong pupuntahan niya kami. Nandun ako araw-araw para silipin kayong dalawa kung maayos ba kayo. Gusto kong ayusin ang sarili ko para kapag nagkita na kami ng anak ko, maayos ako. Maayos akong harap sa kanya but something happened. Mahina niya sa ad sa dulo. Lalo nagsalubong ang mga kilay ko. Anong ibig niya sabihin na may nangyari? Humugot siya ng malalim na buntong hininga at diretso akong tiningnan sa mga mata ko. Baka sa lungkot at sakit sa mga mata niya. Mga mata niyang mahahawa ka sa emosyon niya. Akala ko, kaya ko nang humarap sa kanya. Ang akala ko, maayos na lahat sa akin pero nagkamali ako. Noong mga araw na gusto ko na kayong puntahan, I collapsed. Hindi kinaya ng katawan ko lahat ng mga nangyari sa akin. I stayed at the hospital for 3 months. Alam mo kung ano sitwasyon ko. Ang akala ko paglabas ko, makikita ko na kayo. But no one told me na umalis na pala kayo. Hilaw siyang natawa. Mabilis na pumatak ang mga luha ko. Para bang sinasaksak ang puso ko sa sakit na nararamdaman ko ngayon habang nakikita siyang nasasaktan? He stayed at the hospital for damn 3 months? Bakit hindi ko nalaman ang tungkol doon? Bakit walang nagsabi sa akin? Kinamusta ko siya, hinanap ko siya sa mga taong malapit sa kanya pero ni isa, walang nagsabi sa akin kung nasan siya at kung anong kalagayan niya. Halos manghina ang tuhod ko. Bakit hindi ko malang naisip na posibleng atakihin siya na sakit niya? Bakit hindi ko inisip yung gayong sunod-sunod ang mga nangyari sa kanya? Ang hina-hina mo talaga, Eleanor. Ang bilis mo sukuan ng taong palagi nandyan para sa'yo. Do you still love me? Just tell me that you still do and I will forget anything you did. Tahimik akong humikbi sa mga salitang binitawan niya. Do I really deserve this? Do I really deserve a man like him? Paulit-ulit ko siyang sinaktan at wala nang kapatawaran ang lahat ng yun pero bakit ba ganyan siya? Bakit ba handa pa rin siya patawarin ako ng paulit-ulit? Mas lalo akong naiyak na ikulong niya ako sa mga bisig niya. Ang init ng katawan niya, ang mahigpit niyang yakap na matagal akong nangulila. Kahit ilang taon na lumipas, yes, I still love him. Kung napuot man ako noon, dala lang ng galit at sakit, but I realized that I still love him.
No matter what happened, Han, I will still choose you kahit na paulit-ulit mo akong piliin na layuan. I will still find you kahit na gusto mo na akong iwan. I will still find a way for you to stay. Kahit masakit na, kahit pagod na ako, I will rest. Iisipin ko ang dahilan kung bakit kita piniling mahalin noon hanggang ngayon. Kung bakit mas pinili kong guluhin ang buhay mo at pilitin na pasukin yun. Just tell me that you still love me. Please, let's start again. Let's rewrite our story. Ikaw lang at ikaw lang pahinga ko kahit minsan ikaw ang dahilan kung bakit napapagod na ako. I still love you, Eleanor. Wala nang tigil ang pag-iyak ko at tanging pagtango na lang ang nagawa ko para sagutin si Blake. Mas naramdaman ko ang paghigpit ng yakap niya at naipikit ko na lang ang mga mata ko nang maramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa ulo ko. Dahan-dahan ko itinas ang mga kamay ko para yakapin siya pabalik. Handa akong magsimula kami ulit. Handa akong itama lahat ng pagkakamali at handa akong bumawi. Hindi ko deserve ang pagmamahal niya pero handa akong gawin na lahat para makabawi sa kanya. I love you. Mahina niya saad. Napahigpit na lang pagyakap ko sa kanya at isinubsob ang mukha ko sa dibdib niya para itago ang paglandas ng mga luha ko. Masaya akong ako pa rin. Masaya akong hindi nagbago kahit kaunti ang pagmamahal niya sa akin. Pupunan ko ang lahat ng pagkukulang ko sa kanya. Ibibigay ko ang buhay ko para pasayahin siya. Sasamahan ko na siya sa lahat ng hirap na pagdadaanan niya. Sabay namin nga harapin ang bukas na hindi namin nagawa sa nakalipas na taon. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at matamis na ngumiti sa akin. Pinunasan niya mga bakas ng luha sa mukha ko, saka ako hinalikan sa noo. I will never let go this hand. Kung kailangan ko higpitan ang pagkahahok dito o kung kailangan ko itong itali sa kamay ko, gagawin ko. Huwag ka lang mawala ulit sa akin. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Kung ganoon, malugod kong tatanggapin ang parusa mo. Napangiti naman siya sa akin. Itinaas niya ang kamay ko hanggang sa dumampi na ang mainit na halik niya rito. Sa bawat pagtangka mong pag-iwan sa akin, I will punish you. Sa bawat mga nagagawa mong kasalanan sa akin, I will punish you in bed. Wala kang magiging pahinga. You chose to make mistakes, so accept my punishment for you. If that's so, I will make mistakes every day for you to punish me. A good mistakes. Sagot ko. Napatitig siya sa mga labi ko at hinawakan ako sa magkabila kong pisngi. If that's what you want, I will give you the punishment you deserve. Mahina niya saad. Naipikit ko ang mga mata ko nang siilin niya ako ng mainit na mga halik. I miss this. Matagal ako nangungulila sa mga halik niya. Sa bawat dampi ng balat niya sa balat ko, siya pa rin. Siya pa rin ang paulit-ulit kong mamahalin. Masyado man naging mapaglaro sa amin ang tadhana. He find ways para kami pa rin sa huli. Kung ang pagmamahal niyang ibibigay niyang parusa sa akin, that is most sweetest and good punishment. Kung sakali mang hindi siya maghanap sa amin, ako mismo ang gagawa ng paraan para ayusin ang pamilyang hindi deserve masira. Elias will be happy. Matagal niyang pinangarap na makilala at makita ang tunay niyang ama. Now he's here. Hindi na panaginip at hindi na pangarap. Makikita at makakasama niya ng tunay niyang ama. Blake de la Vegas, the most loving and caring husband. Kung sakali man dumating kami sa point na hindi na kami magkaintindihan, iisipin namin kung paano kami nagsimula at muling magsisimula ng panibago. But I will not let that to happen. As his wife, ibibigay ko ang pagmamahal at pag-aaruga na kailangan ng pamilya ko para hindi kami magkahiwa-hiwalay. I'm nervous. Mahina niya saad habang naglalakad kami papasok ng bahay. Napahugot pa siya ng malalim na buntong hininga dahil kanina pa siya kinakabahan kung ano bang magiging reaksyon ni Elias. Kinakabahan siyang hindi siya matatanggap ng anak namin dahil matagal namin siyang hindi nakasama. He'll be happy to see you, trust me. Pagpapagaan ko ng loob sa kanya. Kahit papaano ay nabawasan ang kabang nararamdaman niya. Daddy, ano po ba kasi yun? Rinig na namin sa maliit na boses ni Elias. Napatingin kami kay Jake habang takip-takip ang mga mata ni Elias. We have a surprise for you. Matagal mo itong hinihiling, di ba? Ngayon matutupad na namin ang hiling mo. Wika ni Jake. Ramdam kong higpit ng pagkakayakap ni Blake sa kamay ko. Ramdam ko na rin ang pamamawis noon. He's really nervous. Nagbilang pa hanggang tatlo si Jake sa kanya inilis ang pagkakatakip ng mga kamay niya sa mga mata ni Elias. Napakurap-kurap na muna si Elias hanggang sa mapatingin siya sa amin at mas lalo siya napatitig kay Blake. Maya-maya ay biglang humaba ang uso niya at umiyak. Hey, baby, why? Nagtatakang tanong ni Jake. Nagkatinginan kaming dalawa ni Blake. Mas lalong lumakas ang iyak ni Elias
Saka siya mabilis na tumakbo papunta kay Jake. Nakatago siya ngayon kay Jake habang umiiyak. Hindi ba siya masaya o masyado namin siyang ginulat sa lahat? Come here, baby. Come to daddy. Don't be afraid. Don't worry. Daddy will not eat you. Pambibiro ni Blake. Kahit na kinakabahan siya, ay kinausap pa rin niya si Elias. Sinilip ni Elias si Blake at pahikbi-hikbi pa rin siya. Please, come to daddy, baby. I miss you so much. Dagdag pa ni Blake at maya-maya ay lumabas na si Elias sa likod ni Jake at nanatili nakatitig kay Blake. Nakangiti si Blake habang nakatingin kay Elias para pagaanin ang loob nito at pakalmahin. Maya-maya pa ay mabilis siyang tumakbo patungo kay Blake at mahigpit siyang yumakap sa daddy niya. Daddy? Humihikbi niyang aniya. Napatingala na lang ako para pigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Nakakahawa ang iyak ni Elias. Humahagulhul siyang nakayakap kay Blake at tuluyang tumulo ang mga luha ko na makita ko ang paglandas ng mga luha ni Blake. Maging si Jake ay masayang nakatingin sa mag-ama. Napayakap na lang siya sa akin at ang yakap na yun ay bilang magkaibigan na lamang. I'm happy to see you both. Ngayon, pwede na akong umalis ng walang lungkot sa dibdib ko. Masaya akong iwan kayo na masaya. Thank you. Thank you so much, Jake. Kumalas na siya sa yakap at muli namin tinignan na mag-ama na nanatiling magkayakap pa rin. Makikita mo talaga matagal nang uli lang anak ko sa tunay niya, ama. Dahil sa higpit nitong yumakap na akala mo ay iiwan siya nito kaya ayaw niya ng pakawalan. Panatag na ang loob ko, hindi na ako nagtatago ng sekreto sa anak ko at sa ama niya. Mahaba-habang panahon na ninakaw ko sa kanilang dalawa na dapat ay magkasama sila. Elias is our firstborn child pero pinagkait ko kay Blake ang dapat ay maranasan niya bilang ama. Is he really my dad? Halos hindi ba makapaniwala niyang tanong. Yes, I am. I'm sorry, baby, kung natagalan si daddy. I'm really sorry. Nakayuko niyang sad. Kita ko naman ang ngiti ni Elias sa kaya hinawakan sa magkabilang pisngi si Blake. It's okay, Dad. I am waiting patiently. Ang mahalaga, nandito ka talaga. Hindi na ako nananaginip. Aniya pa sa kako nilingon. Tinanguan ko naman siya. Hindi na ito panaginip. Totoong makakasama na niyang ama niya. Binuhat siya ni Blake sa kanito ginulumbok ni Elias. Binata ka na. Napaka-matured mo na mag-isip. Wala nang hihigit sa sayang nararamdaman ko ngayon na magkasama sila. They spent their time for each other. Para ngayon ko lang narinig na ganyan tumawa si Elias sa loob ng ilang taon. 2 years old na siya na sabihin ko sa kanya na hindi niya tunay na ama si Jake. 4 years old siya nang pangarap niyang makita ang tunay niyang ama. At ngayon, 6 years old na siya na sa wakas ay nakilala niya ang kanyang ama. Halos maligo na siya sa pawis dahil sa walang sawa niyang paglalaro kasama si Blake. Tila wala siyang kapaguran. This is enough, baby. Basang-basa ka na ng pawis. Magbihis ka na muna, then let's play again. Ani ni Blake. Pinunasan niya ang mukha ni Elias. Sa kanya ito inaabot kay Yaya para bihisan sa taas. Daddy, don't go home, ha? Let's play again later. Pahabol pa niya sigaw, kaya natawa kami. Don't worry, baby. Sagot niya rito. Halos ayaw pang tumingin ni Elias sa harapan niya dahil baka mawala sa paningin niya ang daddy niya. Para na siyang naligo dahil basang-basa ng pawis ang buhok niya. Kanina pa siya pinapatigil ni Blake na maglaro dahil baka hikain na naman ito mamaya. Dahil natuyuan ang pawis sa likod pero ayaw pa rin niyang paawat kaya pinagbigyan siya ni Blake but this time hindi na dahil basa na talaga siya. Lumapit sa amin si Blake at naupo sa harapan ko. Tipid siyang umiti sa katumingin kay Jake. Gusto ko nga palang humingi ng tawad sa nangyari sa anak mo. Kaya ko siyang iligtas pero mas pinili kong kunin si Elias. Sa mga oras na yun kasi pinili kong maging ama kaysa anto pa rin ang tungkulin ko. Patawarin mo ko dahil wala akong ginawa. Ngayon na lang ulit namin nabuksan ang tungkol sa nangyari. 4 na buwan na nakakalipas. Naiintindihan ko. Salamat dahil hindi mo sila pinabayaan. Ikaw nandun sa mga panahon na ako dapat ang kasama nila. Salamat sa pagmamahal at pag-aaruga sa pamilya ko. Pasensya ka na. Wala kang dapat ikahingi ng pasensya. Because your family is a gift for me. Sila nagbigay ng kulay at nagpasaya sa buhay ko na makilala ko sila. Tahimik lang ako nakikinig sa kanilang dalawa. I'm still lucky because I met them both. Masakit man at parang unfair para kay Jake. Maniwala man siya o hindi, minahal ko siya. Pero hindi ko akalain na mas mangingibabaw pa rin pala yung pagmamahal ko para kay Blake. Bukas na rin ang flight ko pabalik ng Amerika. Kahit masakit para sa akin na bitawan silang dalawa, malugod ko yung tatanggapin basta sa ikakasaya nilang dalawa. Alam ko masasaya sila kapag ikaw ang kasama kaya
Nakikiusap ako sa iyong alagaan mo sila ng mabuti. At ito lang ang sasabihin ko. Oras na sinaktan mo siya. Oras na ikaw ang naging dahilan sa pagluha nila. Hindi ako magdadalawang isip na bawiin sila sa iyo. Seryosong sad ni Jake. I hope he can also find the woman he deserve. Yung babaeng kaya siyang mahalin gaya na ibinigay niyang pagmamahal. Yung babaeng handa siyang makasama habang buhay at kayang tanggapin ang trabaho niya. Mahirap para sa isang babae na minsan lang makita ang asawa, pero hiling ko makahanap siya ng babaeng kaya siyang hintayin kahit gaano katagal. Nagpaalam na rin si Jake kaya kaming dalawa na lang ni Blake ang naiwan. Hindi nakababa si Elias dahil nakatulog na sa sobrang pagod niya kakalaro. Ang akala ko, kaya kong mawala ka. Inisip kong bakit ko pamamahalin ang babaeng kaya kong saktan. Pero kahit ilang beses kong itatak sa isipan ko na hindi ikaw ang para sa akin, ikaw pa rin ang hinahanap ng puso ko. Hirap na hirap ako nung mawala ka at kahit na punong-puno ako ng galit, masaya akong malaman na si Belinda at Eleanor ay iisa. Masaya akong bumalik ang totoo kong asawa. Naihilig ko na lang ang ulo ko sa dibdib niya at pinakinggan ang tibok ng puso niya. Pinapangako kong hindi ko na yun uulitin. Hindi ko na pagdududahan ang pagmamahal niya sa akin at lalong hindi ko na siya susukuan kung paanong hindi niya ako sinukuan. I'm lucky that I met you, Blake. I'm sorry if my love for you isn't enough. Pero babawi ako. Babawi ako sa mga taong ipinagkait ko sa'yo. Ramdam ko ang paghaplos niya sa buhok ko. Sana ganito na lang palagi. Walang gulo, walang iniisip na problema. Walang nararamdamang galit. Tahimik at payapa lang ang lahat. Nung mga panahon na hindi kita nakasama, pakiramdam ko, doon na rin natapos ang buhay ko. Puro kadiliman at lungkot na nakikita ko. Napanghihinaan ang loob, minsan ko pang inisip na tapusin ang buhay ko pero inisip kong batang isisilang ni Carmina. Hindi kita masisi sa mga nagawa mo sa akin. Kalimutan na natin ang lahat ng madilim na araw na yun. Masaya akong kasama na kita at ang anak natin. I'm sorry kung wala ako sa mga panahong kailangan mo ko. Nagkulang ako at patawarin mo ko dun, Han. Mabilis kong pinalis ang mga luha ko. Hindi niya naman yun pansin dahil nakasandal ako sa dibdib niya. Umiling ako sa sinabi niya. Hindi siya nagkulang dahil ako na asawa niya nagkulang sa kanya. Akma pa sana ako magsasalita nang muli siyang magsalita. Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na yun. Isipin na lang natin na hindi nangyari ang lahat dahil siyang napakapangit na bangungot. Isipin na lang natin kung saan tayo sasaya. Ikaw, ako, at si Elias lang. Blake's POV. Marami akong beses nagduda sa tunay na pagkatao ni Belinda. Pero hindi ko pinansin ang mga yon dahil iniisip kong baka masyado lang ako nangungulila kay Eleanor. Ni hindi ko maiwasang hindi siya hanapin sa tuwing nawawala siya sa paningin ko. Ni hindi ko maiwasang hindi mapatitig sa kanya sa tuwing magkasama kaming dalawa. Napabuntong hininga na lang ako. Pinakiramdaman ko ang puso ko kung ano bang espesyal ang nararamdaman ko para kay Belinda. Masaya ako sa loob ng maraming taon, dumating ng babaeng muli magpapagulo sa isip ko, sa buhay ko. Ang akala ko'y wala na akong pag-asang maghilom pa muli sa nakaraan. Sa tuwing nawawala ako, sa tuwing kailangan ko na makakasama, she's always there. Siya yung palaging nakakahanap sa akin kung nasan ako. Nagtataka man siya ay hindi ko binigyan ng pansin dahil mas binibigyan ko ng pansin kung ano bang nararamdaman ko sa kanya. Sa kabila ng mga pinagdadaanan ko, hindi ko na pinapansin yon dahil mas nakatuon ang atensyon ko kay Belinda. Kahit gaano ko siya kagustong iwasan at itatak sa isip kong hindi kami pwede, hindi ko pa rin maiwasan kahit anong gawin ko. Pakaramdam ko, mababaliw na ako pero nagbago ang lahat na makita ko si Carmina sa bahay na iniregalo ko kay Eleanor noong nabubuhay pa siya. Masyado na nakakapagtaka mga kilos ni Carmina this past few days at hindi ko alam kung anong ginagawa niya rito sa bahay. Ang akala ko ay hinahanap niya lang ako pero kakaibang paglalakad niya habang palingalinga sa paligid kay hinayaan ko siya. Hindi ako ang ipinunta niya ng mga oras na iyon dahil nang makita niya ang cellphone ko ay kinuha niya iyon saka siya mabilis na umalis. Anong kailangan niya sa cellphone ko? Ang alam ko ay huhulihin lang niya ako tungkol sa nararamdaman ko kay Belinda. Pero hindi. Pinasundan ko siya noon kay James at pinagmasid kung anong ginagawa niya. Napatingin ako sa pintuan ng bigla yung bumukas at iniluwa doon si James na hingal pa. Hinayaan ko siyang huminga muna ng maayos bago niya sabihin kung anong nalaman niya. Hindi ko alam kung matutuwa ka ba o hindi sa sasabihin ko. Panimula niya kahit na habol-habol pa rin niyang hininga niya. Spill it out! Hindi ako makapaghintay na saad sa kanya habang inaayos ko mga papeles sa harapan ko.
Humugot muna ng malalim na buntong hininga si James at nalumipas ang ilang minuto na hindi pa siya nagsasalita ay tiningnan ko na siya. Baka sa mukha niyang pag-aalangan kung sasabihin ba niya kung anong nalaman niya. Kasi paano ko ba sasabihin sa'yo? Maayos bang pakaramdam mo? Baka mamaya kasi magpanik ka na naman at mahirapang huminga. Sasabihin mo ba sa akin o kailangan ko pang ibato sa'yo mga nasa harapan ko? Kalmado kong sad sa kanya pero naiinip na ako dahil ang tagal niya sabihin. Seryoso ako, siguraduhin mong okay ka ngayon. Damn it, I'm perfectly okay, okay? Now tell me or else? Fine, fine. Suko niya sa ad. Sasabihin din naman pala, ang dami pang satsat. Akala mo kung sinong babae na marami pang paligoy-ligoy. Muli kong tiningnan ang mga papeles na binabasa ko at hinihintay ang sasabihin ni James. Halos mapatigil ako sa ginagawa ko at tila nabingi ako sa sinabi niya. Seryoso ko siyang tiningnan. It's true, si Belinda at Eleanor ay iisa at matagal nang alam ni Carmen ang tungkol doon, ulit niya sa sinabi niya. Tila ba bigla kong hindi naramdaman ang pagtibok ng puso ko. Pilit ko pang pinaproseso sa utak ko ang mga sinabi niya. Hindi ako nabingi dahil sadyang tama lang ang narinig ko mula kay James. Kahit naman ako nagulat eh. Paano nangyari yun? Gayong magkaiba sila ng mukha? Blanco kong tanong sa kanya para bang ayaw ko pang paniwalaan. Imposible si Belinda at si Eleanor ay iisa dahil kilala ko ang sarili kong asawa. So may ilalim siya sa operasyon. She changed her face, sir. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Dapat ba ako maging masaya that she's alive? That my wife is alive? O dapat ba ako malungkot at magalit? Bakit niya nagawa sa akin ang bagay na ito? Halos mamatay ako sa pagkawala niya pero here she is. Palagi niya ako nakakasama at alam kong kilala niya ako. Anong dahilan niya para gawin sa akin ang mga bagay na ito? Anong klaseng parusang ibinibigay niya sa akin? Anong kasalanan na nagawa ko sa kanya? Halos manghina ang tuhod ko. Sir, are you okay? Nag-aalala ang tanong ni James. Hindi ako nakapagsalita dahil masyado pa akong gulat sa mga nangyayari. I'm happy that she's back pero nakalimutan kong tukos sa kanya na pumutok ang problema sa kumpanya. Mas naituon kong atensyon ko sa problema ng kumpanya. Ni hindi ko namalaya na nasisigawan ko na rin pala siya. Tila ba isang amnesia ang nangyari sa akin dahil sa mga sunod-sunod na mga problemang nararanasan ko. Nakalimutan ko lahat ng tungkol kay Belinda, ang tunay niyang pagkatao. Gulong-gulong isip ko at nakalimutan ko siya. Nakalimutan ko ang nalaman ko tungkol sa pagkatao niya. Nagmamakaawa ko sa kanya to stay pero sino ba ako para pigilan siya sa bagay na mas makakapagbigay na saya sa kanya? Masakit. Para bang ilang malalaking batong nakadagan sa dibdib ko when she chose Jake over me? Mapait akong napangiti. Alam niya kung anong pinagdadaanan ko but she chose to leave me. She chose to hurt me and I accept it if she's happy with him. Hinayaan ko siya at nag-isip ng paraan para makausap si Chairman. Nakaluhod na ako sa harapan niya para magmakaawa na huwag akong tanggalin sa kumpanya. Tiniis kong hampas ng tungkod niya, ang paghampas niya sa ulo ko. Dad, please stop it! Apo niyo pa rin naman si Blake at hindi maiiwasan sa kumpanya na magkaroon ng problema. Kaya bakit siya lang ang sinisisi niyo? Naaawa na sad ni Ma'am pero nanatili ako sa pwesto ko nakaluhod at nakayuko. Patuloy ang paghampas sa akin ni Chairman kahit na masakit na ang buong katawan ko dahil masakit ang hawak niyang tungkod. Chairman, please! Sigaw na ni Mami para pigilan si Lolo. Wala ka talagang kwenta kahit kailan. Simula ngayon, wala ka nang aasahan sa akin at kakalimutan ko nagkaapo ako ng katulad mo. Lumayas ka sa pamilya ko. Hindi ka nababagi sa amin. Sigaw niya saka umalis. Mabilis ako nilapitan ni Mami at hinaplos ang ilang mga pasana sa katawan ko. I'm okay, Ma'am. You don't need to do this. Wika ako saka tumayo at tumalis ng bahay. Nanatili ako ng ilang araw sa bahay hanggang sa maalala kong kinuha ni Carmina ang isa kong cellphone. Trinak ko kung nasa ng cellphone ko. Napakunot na lang ang noo ko dahil anong ginagawa nito sa isang warehouse? Out of curiosity ay pinuntahan ko ito. Hindi ko na alam ang ginagawa ni Carmina dahil sa sarili kong problema. Halos gumuho ang mundo ko nang marinig ko ang lahat ng mga pinag-uusapan nilang dalawa. Nanginginig ang katawan ko sa sobrang galit na nararamdaman ko kay Carmina. Lahat ng mga nalaman ko tungkol kay Belinda, lahat ng mga sinabi sa akin ni James ay naalala ko na dahil sa mga narinig kong pinag-uusapan nilang dalawa. Pinaglaruan nila ako. Pinaglaruan ako ng dati kong asawa sa mga kamay niya, lalong-lalo na si Carmina. Hindi ko alam na siya palang punot dulo na lahat ng mga kaguluhang nangyayari sa buhay namin. Paano niya nagawa sa akin ito?
Paano niya nagawang sirain ang dapat ay masayang pamilya namin ng kapatid niya? She planned it, una pa lang. Ang tanga ko lang dahil hindi ko man lang yun napansin. Matapos namin makatakas ni Belinda sa warehouse, ay gusto ko siyang makausap. Gusto kong tanongin sa kanya lahat pero wala akong lakas. Pakiramdam ko kapag mas nalaman ko ang buong katotohanan, babagsak ang katawan ko. Ramdam ko ng paninikip ng dibdib ko habang magkasama kaming dalawa. Nang makauwi ako sa bahay, ay doon ko pa lamang naramdaman ang hapdi at sakit ng tama ng bala sa braso ko. Ni hindi ko inaramdaman kanina dahil mas masakit ang nararamdaman ko sakit sa dibdib ko. Walang papantay na sakit sa nararamdaman ko ngayon. Gustong gusto ko na siya makausap pero nangingibabaw din ang galit sa puso ko. Ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya ay napalitan ng puot kahit na nagmakaawa siya sa harapan ko. Hindi ko matanggap na sa kabila ng pagmamahal ko sa kanya ay hindi niya ako pinagkatiwalaan. Alam niyang tungkol sa sakit ko at maaari ko yung ikamatay kapag hindi ko kinaya pero pinili pa rin niyang palalain ang nararamdaman ko. Pinili niyang pahirapan ako. Dahil anak mo siya Blake. Mga salitang naghalo-halo ang emosyon ko. Galit, sakit, saya, kirot at kung ano-ano pa. Gusto ko maging masaya dahil ang pinapangarap kong siya ang magiging ina ng mga anak ko na tupad na. Pero bakit hindi ko magawang humiti o maging masaya? Mas nangingibabaw pa rin yung galit. Galit dahil itinago niya sa akin ang lahat. Hindi ko na alam kung dapat ko pa ba siyang pagkatiwalaan. Hindi ko alam kung ano pa bang ang mga itinatago niya sa akin. Ilang taon kong naramdaman na parang wala na akong buhay. Para bang patay na kumikilos lang tapos itinago niya sa akin ang lahat? Matapos kong bigyan ng dugo si Elias, palihim ko silang dinadalaw na dalawa. Mapait ako napangiti kung gaano kalapit sa buhay nila si Jake. Ako dapat yun eh. Ako dapat ang kasama nila at nakakasama pa. Ako dapat ang dahilan ng bawat pagngiti nila. Ako dapat ang nakakapagpasaya sa kanilang dalawa. Ako dapat ang mag-aasikaso at mag-aalaga pero pinunan niyo ni Jake. Inako niyang lahat na dapat ay responsibilidad ko sa pamilya ko. Hindi ka pa ba dadalaw sa doktor mo? Unahin mo naman ang muna sarili mo. Wika ni James habang nagagayak ako para puntahan ang mag-ina ko. Handa na ako makipagkita sa anak ko. You don't have to worry, I can handle myself. Blanco kong sad sa kanya. Ayaw ko masira ang mood ko ngayon dahil kahit may kabay masaya ako dahil makikilala na ako ng anak ko bilang ama niya. Kahit na nahihirapan pa rin ako sa lahat, pinipilit ko maging okay para hindi bumigay ang katawan ko. Dain ko na pagtayo ko. Napahawak na lang ako sa dibdib ko dahil sa sobrang sakit. Para bang pinipigang puso ko sa sobrang sakit. Sir! Mabilis ako nilapitan ni James at tinalalay mapaupo ulit. Ramdam ko na pagkahilo. Para bang umiikot ang mundo ko. Nagiging malabo na rin ang paningin ko. Ni hindi na ako makapagsalita ng maayos. Naririnig ko ang boses ni James pero hindi ko na yun naiintindihan pa. Iyon ang huli ko natandaan bago ko tuloy na wala ng malay. I just want to see my family, my wife, my son pero bumagsak ang katawan ko. Bumagsak ang kalusugan ko dahil sa kawalan ng ganang kumain. Ang akala ko kapag nakapagpahinga ako, kapag nakatulog ako sa tamang oras ay magiging okay na ako. But I'm wrong. Gusto ko na sila makita dahil isang linggo na akong nananatili sa apat na sulok ng kwartong ito. But my doctor didn't allow me. Si James ang nanatili sa tabi ko habang nagpapagamot ako. Sinunod ko na lang ang bilin sa akin ng doktor ko para nasa maayos na pag-iisip na ako kapag humarap ako sa pamilya ko. Kamusta sila? Pinupuntahan mo ba? Pagtatanong ko kay James habang iniinom ko ang gamot ko. Akala ko magiging sapat ang dalawang linggong pagpapagamot ko pero mali ako. Okay lang naman sila, hindi mo sila kailangang alalahanin. Masaya akong marinig iyon kay James but he lied. Araw-araw kong tinatanong si James kung kamusta ang pamilya ko pero palagi niya akong sinasagot ng ayos lang sila. Lumipas ang isang buwan, dalang buwan hanggang sa umabot ng tatlong buwan nakalabas na ako. Walang alam ang pamilya ko sa kung anong nangyari sa akin dahil ang sinabi ni James ay nagbakasyon lang ako. Bakasyon sa ospital. Masaya akong lumabas, dinamang masarap na hangin mula dito sa labas. Nagtungo ako ng mall para makapamili ng mga pwede kong ibigay sa kanilang dalawa. Bumili ako ng paboritong bulaklak ng asawa ko at ilang mga laruan para sa anak ko. Nagtiis ako ng tatlong buwan para makaginhawa at makahinga na ng maayos. Panahon na para bawiin sila. Panahon na para ako naman ang ako ng responsibilidad. Ang swerte naman po ng girlfriend niya, sir. Juliet Rose is the most expensive flowers at tamang-tama po dahil yan na lang po ang nag-iisang natira. Sad sa akin ang babae.
Kinuha ko ang isang bouquet at hindi ko na naisip kung gaano kamahal. May ngiti sa labi kong lumabas mula sa shop na iyon at tinahak ng daan papuntang bahay ni Eleanor. Napahugot pa ako ng malalim na buntong hininga dahil kinakabahan ako. Baka iniisip niyang iniwan ko na sila. Pinindot ko ng doorbell at naghintay sa labas para buksan iyon. Panahon na para ayusin ko sarili kong pamilya. Alam ko mahirap silang kunin ulit pero hindi ako susuko. Nakapagtiis ako ng 6 na taon kaya magtitiis ako kahit ilang taon hanggang sa matanggap na nila ulit ako. Hindi ko masisi si Eleanor kung magalit siya dahil sa iniisip niyang niloko ko siya. Nagdadalang tao siya noon kaya maaaring mababaw ang luha niya. Sino po sila? Tanong ng isang babae na ka-uniform ng pangkatulong. Nandyan ba si Belinda? Pakasabi, nandito ako sa labas. Nakangiti kong wika pero bakas ang pagtataka sa mukha ng babae. Pasensya na po sir, wrong address po yata kayo dahil wala namang pong Belinda sa mga amo ko. Ako naman ngayon na nagtaka, paano hindi siya kilala? Yung amo mong babae, Eleanor? Pasensya na po sir pero wala ho talaga. Pinagtataguan niya ba ako? Miss, pakasabi naman kahit saglit lang. Nakikiusap ko ng sad sa kanya pero inilingan niya lang ako. Tumingin ako sa loob ng bakura nila dahil baka sakaling makita ko siya o ang anak namin. Bagong lipat po dito mga amo ko, baka ang hinahanap niyo po ay yung dating may-ari nito. Mas lalo akong naguluhan. Lumipat na ba sila ng bahay? Pero bakit hindi man lang nasabi sa akin ni James? Sinabi ko sa kanya na palagi niyang dalawin ang mag-ina ko para sa akin pero huwag niyang sasabihin ang kalagayan ko. Sir, napalingon ako kay James na bagong dating at bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Napahigpit ang hawak ko sa mga hawak ko. Seryoso at blanko ko siyang tiningnan. Hindi niya masalubong ang mga tingin ko sa kanya. Tell me the truth, James. Nagpipigil kong sad sa kanya. Ayaw ko nang magalit. Ayaw kong sirain ang mood ko ngayon pero mas lalo akong naiinis sa pagyuko niya. I'm sorry, sir. Inaalala ko lang naman po yung kalusugan niyo kaya... Tell me the truth. Where are they? Bumalik na po sila ng Italy. Mahina niyang saad. Lahat ng mga hawak ko sa kanya ay ibinato ko sa kanya. Kinalma ko ang sarili ko. Kailan pa? Mas lalo akong nainis sa reaksyon niya. 3 buwan na po. Hindi pa man siya natatapos na magsalita ay mabilis ko na siyang sinuntok sa mukha. Itinago niya sa akin ang lahat dahil sa walang kwenta niyang dahilan. You asshole! Kung ganun kasinungalingan ang mga sinasabi mo sa akin? Hindi po, sir. Ginawa ko pa rin naman lahat ng sinasabi mo sa akin. Once a week akong lumilipad patungong Italy para tingnan ang mag-ina mo sa malayo. Baka kasi lalo kayo magtaga sa ospital kaya itinago ko na lang. Hindi ko na siya sinagot at pumasok na ako ng kotse ko. 3 buwan na simula nang umalis sila. Ibig sabihin, umalis sila kaagad pagkatapos na nangyari. Hilaw akong natawa. She left me again. Bakit ganun lang kadali sa kanyang iwan ako kaagad? Ang akala ko pagkatapos niyang malaman ng lahat na hindi ko siya niloko ay siya mismo ang lalapit sa akin. But I'm wrong. Dahil iniwan niya ulit ako sa 2nd pagkakataon. I even confessed my feeling for her nung mga panahon na may nawawala sa mga alaala ko. Nakalimutan ko ang lahat ng tungkol sa kanya. Kapag ba mas napaaga ako nakausapin siya, magiging maayos ba kami kaagad? Iiwan pa rin ba niya ako kasama ng lalaking yun? Hindi ko mapigilang hindi makaramdam ng galit kay Jake. Hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan ba siya at gusto niyang angkinin ang tuluyan ng mag-ina ko. Naikuyom ko ang mga kamao ko. I know he's damn in love with my wife and I can't blame him kung minahal niya ng buong buo ang mag-ina ko. Kung alam ko lang, kung nalaman ko lang na maaga na buhay siya at ang anak namin na dinadala niya noon, hindi na ako nagsayo ng oras, ng panahon at kung anumang kinagagalit niya sa akin, handa ko ipaliwanag sa kanya lahat. Mula sa malayo, ipinapanood ko ang mag-ina ko. Masayang-masaya sila at mapait akong napangiti. I think they don't need me anymore. They are both happy with Jake. Kaya ko bang sirain ang kasiyahan nilang dalawa? Siguro, mas pipiliin ko nalang masaktan ng paulit-ulit kesa ang pwersahan ko silang agawin ko hindi naman ako makakapagpasaya sa kanilang dalawa. Ilang araw simula nang lumipad ako patungong Italy at palihim silang pinapanood sa tuwing lumalabas sila. Habang naglalakad ako mag-isa, ay kunot na akong tiningnan ang lalaki na sa harapan ko. Alam kong kilala niya ako. What he is doing here? Lumingon ako sa likuran ko kung may tinitingnan ba siya doon pero wala naman ang ibang tao sa likuran ko. Kaya nilingon ko siya ulit at alam kong ako nga tinitingnan niya dahil diretsong mga mata niya nakatingin sa akin. Napabuntong hininga ako. Napansin niya ba ako nitong mga nakaraang araw? Pinanood ko siya lumapit sa akin at nagulat na lamang ako nang bigla niya akong sinuntok sa mukha.
Sa sobrang lakas ramdam kong panandali ang pagkahilo ko. Nalalasahan ko na rin ang lasang kalamong sa labi ko. Tipid akong umiti sa kapinunasan ng dugo na sa labi ko. Ganun ba kadali para sa'yo na iwan at kalimutan ng pamilya mo? Kaya mana sila na hindi ko maatim na mawala pero sa'yo ganun kadali lang sila para saktan? Anong klasik ang lalaki? Kung may nagawa man siyang mali sa'yo, hindi yun kasalanan. Nasaktan lang siya at hindi niya yung ginusto. Hindi ko siya maintindihan sa kung anong gusto niya sabihin. Ang inaasahan ko ay hayaan ko ng pamilya ko at lumayo na ako sa kanila. Kunot na ako siyang tingnan at hindi naalintana ang masakit niyang suntok kanina. Halos lumabas ang litid niya sa leeg sa sobrang pagpipigil ng galit. Naghintay siya. Hinintay ka niya halos gabi-gabi. Napapanaginipan ka ni Elias. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na makita silang nasasaktan ng dahil sa ibang lalaki? Ako yung nandito eh. Ako yung matagal nilang kasama pero sa isang iglap lang nagbago ang lahat. Kung alam ko lang na gano'n ang mangyayari sa kanila sa Pilipinas, una pa lang pinigilan ko na. Alam kong ikaw yung legal pero nasa ka ba ng mga panahong ikaw ang kailangan nila? Bakas ang sakit sa boses niyang saad. I didn't expect this. Nasasabihin niya sa akin ang mga ito. Tatanggapin ko ang lahat na kung ano man ang sasabihin niya sa akin dahil minahal niya ang mag-ina ko. Kahit ako, hindi ko kaya makita nasasaktan ang mag-ina ko. Wala na ako masyadong sasabihin. Hilaw siyang natawa, saka mabilis na pinalis ang mga luha niya. Mahal na mahal kong mag-ina mo. Alam kong ikaw mas makakapagpasaya sa kanilang dalawa. Gusto ko pa sana maghintay pero kung patuloy ang nararamdaman niya sa'yo, talo pa rin ako. Kahit ako'y nandun, ikaw pa rin ang hinahanap ng anak mo. Alam kong darating ang panahon na kailangan ko na silang ibalik sa nararapat, sa tunay nilang pamilya. Ito lang ang pakiusap ko. Alagaan mo silang mabuti at oras na malaman kong umiyak silang dalawa ng dahil sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na puntahan sila at bawiin sa'yo. I don't understand. Tanging mga salitang lumabas sa bibig ko. Derechuhan ang mga sinasabi niya at hindi ko makuha ang punto niya. Ibabalik ko na sila sa'yo. Hindi sila laruan para ibalik pagkatapos gamitin pero alam ko mas magiging masaya silang dalawa. Ilang araw na lang din at kailangan ko na bumalik sa serbisyo ko. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Walang kasiguraduhan at bago ako umalis, gusto kong maiwan sila sa taong mapagkakatiwalaan ko. Sa taong alam ko makakapagpasaya sa kanilang dalawa. Mapait siyang umiti sa katumingala para pigilan ang paglandas ng mga luha niya. Ramdam ko ang sakit na naramdaman niya pero masaya ako. Masaya akong siya ang nakilala at nakasama ng mag-ina ko. She's in the park. Puntahan mo na. Seryoso at blanco niya saad. Tinalikuran niya na ako at wala man lang ako nasabi sa kanya. Pilit ko pang iniisip lahat ng mga sinabi niya sa akin. Gusto ko pa sana siyang pasalamatan sa lahat ng ginawa niya pero mabilis siyang nawala sa paningin ko. Sinunod ko ang sinabi niya at tama siya. Sa park ko makikita si Eleanor. Nakatingin lang siya sa kawalan at alam mong malalim ang iniisip niya. May galit sa puso ko pero mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa kanya. Lalong-lalo na sa anak naming matagal naming pinangarap. Pamilya na matagal naming inasam. Napatingala ako para pigilan ang paglandas ng mga luha ko. Kung dati ang mga luha ko ay dahil sa kalungkutan, ngayon naman ay dahil sa hindi maipaliwanag na sayang nararamdaman ko. Ikinasal na kami dati, pero parang iba pa rin talaga ang pakiramdam nang makita ko siya nakasuot in her wedding dress. Isang taon na ang nakalipas simula na mangyari ang lahat, at sa mga nakalipas na buwan, wala ako sinayang na mga oras. Nagsimula kami sa simula, niligawan ko ulit siya hanggang sa makuha ko ang uli ang buo niyang pagmamahal, lalong-lalo ng tiwala ng kanyang mga magulang para sa akin. Nahirapan man kami, pinanghinaan man kami pero sa tuwing iniisip kong sila ang magiging kapalit ng mga paghihirap ko, walang magiging mahirap sa akin. Hindi ko mapigilang hindi maiyak habang pinapanood siya naglalakad palapit sa akin. Marami mang paghihirap, marami mang pasakit na nangyari sa buhay namin. Masaya ako nakarating kami hanggang dito. Ang pagmamahal, kahit ilang taon o kahit panahon na lumipas. If you really love each other, kahit saan pa nang pakidalhin, sa isa't isa pa rin kayo uuwi. Mabilis kong pinalis sa mga luha ko saka ako bumba para magbigay galang sa mga magulang niya. Muli namin pinagkakatiwala sa iyong anak namin at umaasa kami hindi mo na siya masasaktan sa piling mo. Alagaan mo siya na mabuti at huwag na huwag kang papayag na muli siya mawala sa piling mo. Nakikiusap ako sa iyo, iho. Halos maiiyak na saan ng daddy niya. Mahal na mahal ko ho ang anak niyo, dad, and I'm willing to sacrifice everything for my family, for your daughter at sana... Hayaan niyo ako ipakita at iparamdam ko yun sa inyo. Tumangutangon naman si tita dahil hindi na siya makapagsalita dahil sa paghikpi niya. Tinignan ko ang babaeng siya nagbibigay ng kulay ng buhay ko, ng mundo ko. She's really beautiful.
hindi ka maiwasang hindi siya titigan. Pakiramdam ko, matutusok kong mga mata ng mga lalaking titingin sa kanya. Pakakasalan mo pa ba ako o tititigan mo na lang ako ng maghapon dito? Mahina niya Saad na nakapagpatawa sa akin. Both, pakakasalan kita at tititigan araw-araw. I love you so much, Han. Wala pa tayo sa honeymoon, Blake. Umayos ka. Mas lalo ako natawa sa sinabi niya, kaya hinawakan ko ng kamay niya para isabit sa braso ko. Saka kami sabay na naglakad patungo sa harap. Sa oras ng kasal namin, walang ibang tumatakbo sa isip ko kung hindi siya. Sinusundan ko na lang mga sinasabi ng nasa harapan namin. Parang nakakamagnet ang mga mata ko sa kanya dahil hindi ko maialis. Hindi man ako naging masaya sa nakalipas na 6 na taon, magiging masaya naman ako sa mga susunod pang mga taon kasama ang pamilya ko. Hindi ko nahahayaang mangyari sa amin ang lahat ng ito. Ni minsan ay hindi ko naisip na magloko. Bakit pa ako magloloko at maghahanap ng iba kung ang lahat ng mga katangian ng babae na gusto ko ay nasa kanya na? She's my ideal woman at kahit sino pang sikat na model, artista o singer na iharap nila sa akin, asawa ko pa rin ang pipiliin at pipiliin ko. Hinding-hindi ako magsasawa sa kanya. Dahil for me, she's the most beautiful woman in the world that I've ever seen. Congrats sa inyong dalawa! Sana mas maging matatagpang samahan niyo. Nakangiting bati sa amin ng ibang mga bisita matapos ang seremonya. Dito na namin sa Italy ginanap ang pangalawang kasal namin at matapos nito, iuwi ko na rin silang dalawa sa bahay ko. Siya lang, ako lang at ang anak lang namin. Salamat! Nakangiting sagot ng asawa ko. Napanguso na lang ako dahil panayangiti niya sa mga lalaking lumalapit sa kanya tapos makikipagkamay pa. Ang sarap ang pasin ng mga kamay. She's mine, only mine, at ayaw ko na may kahati. Ako lang ang may karapatang hawakan ng bawat parte ng katawan niya. Are you okay? Bakit ganyan ang itsura mo? Pagtatanong niya sa akin nang mapansin niyang ibang itsura ko. Hindi naman ako sumagot sa kanya at nanatili ako nakanguso. Nagsiselos ka ba? Wala naman akong ginagawa ah. Aniya, pero nanatili akong tahimik. Maya-maya pa ay inilapit niya ang bibig niya sa tenga ko. Kahit ilang lalaki pang tumingin at humawak sa akin, ikaw at ikaw pa rin ang titingnan ko. Sa mga mata ko, wala nang ibang papalit sa'yo. Mahina niya Saad at mas lalo nagiinit ang bukong muka nang bahagyan niyang kagatin ang tenga ko. Sunod-sunod akong napalunok. Ramdam kong pag-iinit ng katawan ko dahil sa ginawa niya. Damn it! Mabilis ako napakuha ng malamig na tubig, saka ininom iyon pero tila hindi malang nabawasan ang init ng nararamdaman ko. Damn! Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Saka tiningnan ang babaeng dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Kausap niya ng ibang mga guest. Gusto ko nalang bumilis ang oras para masolo ko na siya. Araw-araw siya ang nagpapangiti at nakakapagpatawa sa akin. Halos ayaw ko nang umalis sa tabi niya at magsama na lang kami maghapon at magdamag pero nagagalit siya sa akin kapag ganun ang sinasabi ko sa kanya. Napapanguso na lang ako. Pakaramdam ko tuloy, ayaw niya na sa akin. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan at walang araw na hindi siya naging masungit sa akin. Muli akong bumangon sa kinahihigaan ko saka siya tinignan sa kama namin dalawa. Napapikit na lang ako nang muling lumipad sa mukha kong unan niya. Subukan mo umakyat dito. Diyan ka sa sahig matulog. Mas lalo ako napanguso. Ganito na lang bang magiging buhay ko araw-araw? Gusto ko lang naman siya makatabi. Sila ng baby namin sa tummy niya. Pero hindi man lang niya ako pinapayagan. Muli akong bumalik sa pagkakahiga ako. Hindi man lang ba siya naawa sa akin na nandito ako sa sahig? Ang lamig-lamig kaya dito. Tiniis ko yun dahil alam ko namang kasama yun sa pagbubuntis niya. Masaya ako nababantayan at naaalagaan ko na siya ngayon sa pagbubuntis niya. Dahan-dahan ako uminit na makaramdam ko ang pagkangalay ng katawan ko. Pero napamulat na lang ako nang maramdaman ko may katabi ako. Mabilis ko yung tiningnan at napamura na lang ako na makita kong asawa ko. Dahan-dahan ko siyang binuhat at ibinaba sa kama namin. Kaya ko naman magtiis dito sa ibaba pero ayaw kong siya ang matulog dito dahil baka makasama sa kanilang dalawa. Tinitigan ko siya at napapangiti na lang ako. Hindi niya na masyadong naasikaso ang sarili niya. Ni magsuklay ng buhok niya, hindi niya na magawa pero ni kaunti, hindi na babawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Dahil mag-ayos man siya o hindi, she's the beautiful woman. Wala nang gaganda sa babaeng marunong mag-alaga ng mga anak at asawa. At susuklian ko ang lahat ng mga iyon ng walang hanggang pagmamahal at pag-aaruga. Hindi ko siya hahayaang mag-isa niya lang aasikasuhin o aalagaan ang sabay naming binuo na pamilya.
Alam kong nagigilty din siya kapag di nagtagal, pero ni minsan hindi ako nagreklamo sa pagsusungit niya sa akin. Mahal na mahal kong asawa ko para patulan ko pang mga ginagawa niya sa akin. Sa umaga, kapag napapasarap ang tulog niya ay ako na ang naghahanda ng mga pagkain namin. Ako na rin ang nag-aasikaso sa panganin naming anak. Milk or chocolate, baby? Pagtatanong ko sa kanya habang nakaupo siya. Milk po, daddy? Nakangiti niya sagot. Naapisil ko na lang ang pisngi niya dahil ang cute-cute niya. Nagpapasalamat din ako at hindi niya iniwan ang mami niya noong mga panahon na nangihina siya. Siya ang nagbigay ng lakas sa mami niya. Araw-araw, ganito ang gawain ko sa bahay. Sa hapon naman kapag tapos ng trabaho ko sa opisina, ay asawa kong sasalubong sa akin. Mga halik lang mula sa kanila, pakiramdam ko na wala lahat ng pagod ko. Are you okay? Ako na dyan. Maupo ka na't kumain. Napangiti na lang ako sa malambing niyang boses. Nakayakap siya mula sa likod ko at hinarap ko naman siya. I'm okay. You don't have to worry. Alam kong hirap na hirap ka na rin. Hayaan mo ako naman ang masikaso sa inyo. Pareho natin itong binuo kaya sabay nating alagaan. Hindi dahil ikaw ang babae ay responsibilidad mo na ang lahat. No, because I know mas mahirap ang trabaho ng babae and I thank you so much. I really appreciate you, hon. Thank you for everything. Nakangiti kong sad sa kanya, saka siya hinalikan sa labi. I'm the luckiest woman in the world to have a caring and loving husband. I love you. How can I cheat to this woman? Kahit alam kong pagod na siya, hindi niya yung pinakita sa akin dahil ayaw niya mag-alala ko sa kanya. Blake, ano ba? Isang malakas na sigaw ang gumising sa akin isang umaga. Kukurap-kurap pa akong tumingin sa asawa ko at halos mahilo pa ako dahil sa biglaan kong pagbangon. Kunin mo na yung mga gamit at mukhang manganganak na ako. Muli niyang sigaw sa akin. Dahil sa taranta ko ay halos hindi ko alam ang uunahin ko. Mabilis ko inilabas lahat ng mga gamit niya sa panganganak. Baby, maiwan ka na muna rito, okay? Sigaw ko sa anak kong bagong baba ng kwarto niya. Inilabas ko na ang sasakyan namin, saka inilagay doon lahat ng mga gamit saka ko binalikan ng asawa kong hirap nang bumaba sa hagdan. Bilisan mo naman! Halos mapatulala ako dahil hindi ko alam kung ano ba yung tubig na lumalabas sa pagitan niya. Damn it! Binuhat ko siya saka siya ibinaba na makarating kami sa labas. Mabilis akong sumakay sa driver's seat. Oh God, Blake! Anong ginagawa mo? Ikaw bang manganganak? Napatingin ako sa likod ko at hindi ko pala siya naisakay. Damn, muli akong bumaba na sasakyan para isakay siya. Parang ako na inihirapan para sa kanya dahil sa itsura niya. Sunod-sunod ang pagbusina ko dahil sa mga mababagal na sasakyan sa harapan ko. Nang makarating kami sa hospital ay binuhat ko na ulit siya para dalhin siya sa emergency. Sinalubong naman kami ng doktor niya. Blake! Napatingin ako sa likod ko na marinig ko ang tawag ng mami ni Eleanor. Where is she? Nasa loob na po siya, sagot ko. Nanginginig pa rin ang katawan ko. Kung pwedeng ako na lang makaramdam ng paghihirap at sakit sa panganganak niya pero wala akong magawa dahil nandito lang ako, naghihintay. What the hell? Anong itsura yan, Blake? Tanong ni Carmina, saka ako tiningnan mula ulo hanggang ibaba. Napatingin na rin sila sa akin kaya tiningnan ko na rin ang sarili ko. Napalunok ako, gusto ko na lang mawala sa mga oras na ito. Tiningnan ko mga nurse na pinipigilan ng pagtawa habang sa akin nakatingin. Damn, mahina kung saad. Rinig ko ng malakas sa tawa ni Carmina dahil sa itsura ko. Damn it, kagigising ko lang kanina at dahil sa taranta ko hindi na ako nakapagbihis. Ngayon lang ako nakakita ng asawa na nagpunta ng hospital lang suot ay boxer at sando lang. Patuloy niyang pang-aasar sa akin. Mabilis ko isinandal ang katawan ko sa pader saka ko tinakpan ang katawan ko. Kainin na lang sana ako ng lupa sa mga oras na ito. Sinamaan ko ng tingin si daddy dahil sa pagtatawa niya rin sa akin. Napapailing na lang siya sa akin. Here, wear this. Inihagis niya sa akin ang mahaba niyang jacket saka ko yun mabilis na isinuot. Maya-maya ay pumasok na ako sa loob para samahan ng asawa ko. Wala akong magawa habang pinapanood siya. Kung pwede lang na magpalit na lang kaming dalawa. Nahihirapan siya tapos ako ito lang. Pinapanood siyang nahihirapan. Ilang oras siya nahihirapan. Nag-labor at pinupunasan ko na lang ang mga luha niya dahil sa sakit na nararamdaman niya. Hinalikan ko siya sa noo at hinawakan na mahigpit ang kamay niya. I'm sorry, hon. Pagkatapos nito, hayaan mong ako naman ang umasikaso sa baby natin, sa mga anak natin. Pagkatapos nito, magpahinga ka at ako ang mag-aalaga sa kanya sa gabi't araw. Tapusin mo ng paghihirap na to. Ako nang bahala sa lahat sa mga susunod. Wika ako sa kanya. Hinawakan ko ang malaki niyang tiyan at hinaplos iyon.
Baby, lumabas ka na. Huwag mo nang pahirapan si mami. Kahit si daddy na lang ang pahirapan mo pagkatapos. Kahit ako na lang ang puyatin mo gabi-gabi, huwag lang si mami. Nakikiusap ko ng sad sa kanya. Napangiti naman ako ng maramdaman ko ang pagsipa niya. Is that a yes? Natutuwa akong sad at mas lalo ako napangiti nang minsan pa siyang sumipa. Pakaramdam ko, yun ang paraan niya para sagutin ako. Lumipas ang ilang oras at halos makaginhawa ako nang mabilis siyang lumabas. Hindi niya na pinahirapan ng mami niya. Hinalikan ko ang asawa ko sa noo. Thank you, hon. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ngayon. Ligtas silang dalawa. Ako naman ang babawi. Ako ang mag-aalaga sa baby namin. Halos manginig ang katawan ko nang ilabas na nilang nakabalot na ang baby namin. Kusang lumanda sa mga luha ko dahil sa sayang nararamdaman ko. Tiningnan ko ang asawa ko. Nginitian at bahagya niya naman akong tinanguan kaya maingat kong kinuha sa mga nurse ang baby namin. She's so cute. Nanginginig ang kamay ko habang hawak-hawak siya. Natatakot akong baka masaktan ko siya. Hindi ko mapigilan na pagpatak ng mga luha ko. Hinaplos kong pisngi niya at napangiti na lang ako nang hawakan ng mga maliliit niyang daliri ang hintuturo ko. Kayo ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buhay ko. Thank you for bringing them here on earth, hon. Naiiyak kong sad sa kanya. Naguumapaw ang sayang nararamdaman ko at dire-diretso lang ang pagpatak ng mga luha ko. Kontento na ako. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon. Sila ang pinakamahalaga sa buhay ko. Jake is right. Kayamanan silang hindi mo gugustuhin mawala. Hindi mo kakayanin kapag nawala sila at para sa akin, mas higit pa sila sa gem o ginto. Mapapalitan lang yun pero ang kagaya nila hindi na. Shh! Tama na baby. Natutulog pang mami. Let's go outside. Kanina ko pa pinapatahan ang anak namin pero iyak pa rin siya ng iyak. Ako na dyan. Sige na matulog ka na. Hayaan mo makabawi man lang ako sa inyo. Sad ni Carmina saka kinuha ang baby namin. Okay naman na si Carmina at ramdam namin pinagsisisihan niya na ang lahat. Napainat ako ng kunin niyang anak namin saka sila lumabas na dalawa para sa sikat ng araw. Are you okay? Kaya mo pa ba? You need help? Nilingon ko napakaganda kong asawa. No need. Sinabi ko naman sa'yo ako nang bahala pagkatapos. Hindi ko kinakaya na sinabi ko. A promise is a promise. Napangiti naman siya sa'kin saka ko siya hinalikan sa labi. Mas kaya kong tiisin ang hirap pero hindi ko kaya makita siyang nahihirapan. Kahit pagod na ako sa trabaho sa maghapon ay kinukuha ko sa kanyang baby namin para ako naman na mag-alaga sa kanya. Iba talagang hirap ng pag-aalaga ng anak kaya napapaisip ako kung paano niya nagawang palakihin na mag-isa ang panganay namin. I really appreciate her. There are my life. I love you forever, Eleanor. I love you more, Blake. Wala nga masasaya pa kapag kasama mo ang iyong pamilya. Sila ang kayamanang kailanman ay hindi mapapantay na kahit anong bagay. Sinira man ang maling akala ang pamilya ni Eleanor, nabulag man sa katotohanan at napuno ng puot ang puso't isipan. Sumiklab pa rin ang apoy ng katotohanan para muling pagsamahin ang dalawang pusong tunay na nagmamahalan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli po tayo magkita-kita sa susunod nating istorya.